PNF, o Philippine National Formulary, PNF. Ano ho bang kahalagahan nito sa kalusugan nating mga Pilipino? Ang PNF ay listahan ng mga gamot kasama na ang mga bakuna na pinapayagang gamitin sa Pilipinas. Ito po'y listahang inihahanda ng Department of Health sa pamamagitan po ng PNF Executive Council na binubuo ng mga eksperto na appointed ng DOH mula sa iba't ibang sangay po gaya ng pharmacology, toxicology, clinical epidemiology, pharmacy, clinical medicine, public health, law and medicine, and health economics. Ang mga isinasama po sa PNF ay mga gamot hango sa kanilang efficacy o bisa, safety, ligtas, o comparative cost effectiveness o bisa at halaga ng gamot. Kalimitan pong umaabot ng 6 na buwan bago makakuha ng approval ang isang gamot o bakuna mula sa PNF Executive Council. Katunayan po, nagkaroon ng kontrobersya sa mga pagpupulong noon ng PNF Executive Council tungkol sa aplikasyon ng Sanofi Pasteur na makasama sa PNF ang dengue vaccine na Dengvaxia. Nagkaroon po ng mainit na pagtatalo sa pulong ng PNF Executive Council tungkol sa Dengvaxia. Dahil nga po sa may mga nagmamadali noon. At katunayan ay nagbigay po noon ng pressure sa council na agad maisama sa PNF ang Dengvaxia vaccine. The minutes of the meeting of the council will speak for itself. Ito po'y kasama sa iniimbestigahan tungkol po sa nangyaring ang Dengvaxia controversy na yan. Ngayon, sa usapin po naman ng COVID-19 vaccines at sa pagpapalabas po ng Pangulong Duterte ng Executive Order Number 121 na nagbibigay po ng kapangyarihan sa Food and Drug Administration o FDA na mag-issue ng Emergency Use Authorization o EUA para nga mapayagan ang emergency use ng COVID-19 vaccines at kaukulang treatments. Para dito, ano ang magiging papel ng PNF Executive Council? Sa pagpupulong po na ipinatawag ng Pangulo noong Sabado, para nga po talakayin ang mga magiging hakbang ng pamahalaan sa napaulat na bagong strain ng COVID-19 virus, nag-utos ang Pangulong Duterte kay FDA Director General Eric Domingo na kung maaari ay madaliin ang pag-aaproba sa mga bakuna ng Sinovac at Sinopharm, mga bakunang gawa sa China para umano agad na maipagamit sa mga Pilipino. Ito po'y kinumpirma din kanina ni Dr. Domingo sa ating panayam. Maging ang naging tugon niya nung pagpupulong na iyon, ang naging tugon po ni Dr. Domingo ay yung Sinovac ay patapos pa lamang sa kanilang Phase 3 clinical trial at maglalabas ito ng interim result. Interim result, mga paunang resulta. At kapag ang resulta sa Phase 3 clinical trials ay maibigay na sa FDA, doon umano makapagsisimula ang ahensya ng evaluation. Ngunit, matuwid po namang sinabi ni Dr. Domingo na mas magiging mahigpit ang FDA sa Sinovac sapagkat wala pa silang pinanggagalingang U.S. Food and Drug Administration Emergency Approval. Ipiniliwanag po ni Dr. Domingo na ang mga medical products gaya ng mga bakuna ay dapat dumaan sa mahigpit na pagkilatis tulad ng pagkilatis na ginagawa ng U.S. FDA o maging ng United Kingdom counterpart nito para masiguro ang safety at efficacy ng bakuna. Stringent ang ginamit niyang salita, baby girl. Ha? Kapag po galing na sa stringent regulatory agency, stringent meaning mahigpit, no? Tulad nga po ng US FDA,
or UK FDA, minimal na lang umano ang additional requirements ng FDA sa Pilipinas, ikapo ni Dr. Domingo. Ang mga salitang ito na nanggagaling mismo po sa FDA ay makapagbibigay sa atin kahit papaano ng kasiguraduhan na bagamat may Executive Order 121 ay dadaan pa rin sa mahigpit na pagsusuri ang mga COVID-19 vaccine na ituturok sa ating mga Pilipino. At dissenting tao po itong si Dr. Eric Domingo, if you notice. Ito'y kung mananatiling independent ang FDA sa pangunguna nga po ni Dr. Domingo. And we pray that he will. Malaking hamon kasi ngayon sa FDA ay ang sinasabing plano ng gobyerno na bumili ng bakunang made in China. Kahit na ang sinasabing efficacy rate nito ay 50% lamang. 50% efficacy rate na ipinagtatanggol naman ng Department of Health. At ang isinasangkalan po ng DOH ay ang umano'y pagpayag mismo ng WHO o World Health Organization na maari nang iturok ang COVID-19 vaccine kahit na 50% lamang ang efficacy rate nito. Binabalak umano ng pamahalaang Pilipinas na bumili ng 25 million doses ng Sinovac coronavirus vaccine. Opo. Marami ng mga senador ang nagpahayag po ng pagtutol dito at sinasabi ho nila na ito'y pag-aaksaya lamang ng pera ng bayan. At kung sakasakaling Sinovac nga ang ibabakuna sa milyong Pilipino, ito'y posibleng maglagay sa atin sa peligro. Kapag nga po kasi sinabing 50-50, ibig sabihin, di tayo sure dyan. Hindi ka sigurado, di ba? 50-50 nga eh. Di po tayo sure dyan. Sure ka ba? 50-50. Di ba? Bagamat isa nga po sa mga benepisyo umano ng Sinovac ay ang mga simpleng logistical requirements dito. Hindi po tulad ng BioNTech, Pfizer at Moderna Inc. na kailangan po ng cold storage facility beyond freezing point. Ngunit ang Sinovac ay isa sa pinakamahal na bakuna laban sa COVID-19. Ito umano ay nagkakahalaga ng 3,629.50 pesos. Sa 20 million doses, ito'y nagkakahalaga na ng 72.5 billion pesos. Ganun. But more than the money, again, the primordial concern is the safety of the Filipino people and the efficacy of the vaccine. Saksakan na nga ng mahal, 50-50 pa ang efficacy. Bal na na si Batman. Sa pinakahuling Financial Times article po nitong December 23 lamang tungkol sa efficacy ng mga bakunang kontra COVID-19 na nasa Phase 3 clinical trials, ang BioNTech Pfizer ay mayroong 95% efficacy. Ang Moderna ay 94.1% efficacy. AstraZeneca, 70%. Gamaleya, 95% efficacy rate according to interim analysis of trial results, though some doubt the data. Habang ang Sinovac ay nagpapatuloy sa kanilang Phase 3 trials sa Brazil, Indonesia at Turkey. Ang Sinopharm ay mayroong dalawang manufacturer ng bakuna. Sinopharm 1 na gawa ng China National Biotech Group na ang kapartner ay Wuhan Institute of Biological Products. Ang Sinopharm 2 na dinevelop po naman ng Beijing Institute of Biological Products. Ang Sinopharm 2 ay may 86% efficacy rate hango sa interim o paunang resulta lamang sa Phase 3 trial sa UAE o United Arab Emirates. Habang ang Johnson & Johnson, Novavax, Medicago, GSK, CureVac,
CanSino, ZFSW at Bharat Biotech ay wala pang paunang resulta sa efficacy rate at lahat ay nasa clinical trials pa lamang. Ito po'y hango po sa ating ginawang research sa tulong po ng aking panganay na anak. Ang Philippine government po sa tulong ng ilang mga pribadong kumpanya ay nakipagpirmahan na po ng supply agreement sa British-Swedish drug maker na AstraZeneca sa 2.6 million doses. Balak pa umano ng pamahalaang Pilipinas na magkaroon ng second deal sa AstraZeneca for 30 million more doses. Kapag nakakuha na po nga ang AstraZeneca ng emergency use approval mula sa United Kingdom's Ministry of Health Regulatory Authority. Ang leksyon po na iniwan ng Dengvaxia sa ating mga Pilipino ay sariwa pa. Ito'y leksyon para sa mga taong itinalaga na pangasiwaan ang mga sangay ng gobyerno na ang unang responsibilidad ay pangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino. Nauunawaan po natin kung gaano nga karaming buhay na ang nawala ng dahil sa COVID-19 virus. Nararamdaman nating lahat ang matinding parusa nito sa ating ekonomiya, kabuhayan at paghihirap ng sangkatauhan. Ngunit, mawalang galang lang. Sa gitna ng masidhing pangangailangan para sa bakuna kontra COVID-19, ay ang pangangailangan din ng katalinuhan, kahinahunan at katapatan pa rin sa bayan. 50-50? Think about it.